Amen. The Lord be with you. And rejoice in the Lord. Come and join us, God's family, with confidence, trust us, the Lord, for our God and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done. The sun rises
and the sun goes down. Then it brings us on a place where it rises, blowing now toward the south, then toward the north. The wind turns again and again, resuming its rounds. All rivers go to the sea, yet never does the sea become cool. To the place where they go, the rivers keep on going. All speech is labor, there is nothing man can see. The eye is not satisfied with seeing, nor is the ear filled with hearing. What has been that will be? What has been done that will be done? Nothing is new under the sun. Even the thing of which we say, see, this is new, has already existed in the ages that preceded us. There is no remembrance of the men of old, nor of those to come, will there be any remembrance among those who come after them. The word of the Lord. Thanks be to God.
Father as their children. Kung makikita natin sa lingkod na ito, ay
Lahat ay pagdudugo sa kawalan, hindi sa pinagpili. Pero sa pagpapitan ng Yesu Kristo, tayo tinuturuan na yung mga bagay na nangyayari sa daigdig na ito, maaaring sa atin ay bago man o luma, pero sa tingawa natin sa aklat ng Ecclesiastes, wala talaga ang bago. Kasi kahit na yung mga bagay na ngayon na natin nakita, kung ito bawa yung during our life, at nakita natin na sumabog ang pinatuto, nanibago tayo kasi ngayon ang sumabog ang pinatuto. Pero ang Diyos eh, hindi na kayo sumabog ang pinatuto. Generation before us, it has already exploded. So, kaya, bahagi ng pagkibos na ito'y naranasan na generation before us. Yan maaaring naranasan ng generation na katrawahan na generation natin nakita. Maaari kasi yung ibang pagkakataon, iba naman yung mga bulkan na sasabi. Pero yun, nakikita na. Pero kung sa pamagitan ng Yesu Kristo nagkakaroon ng tunay na kahalagahan, tunay na pagtugon, lalo-lalo na po sa pinakasentro na paanyayan ng aming Panginoon sa Kristo. Yung sa larangan ng pag-ibig at awa. Kasi kahit mo, palagi natin ginagawa ang isang bagay. Eh alam natin na yan ay palaging bago. Kasi mayroong kaakibat ng pag-ibig. It has no meaning. Kaya napakahalaga po yung nabanggit ng pagkilos na makikita po natin. So, kaya din po inanais natin na sana po yung ating pagkilala kay Jesus. Yung ating pagpagunayan kay Jesus lalo-lalo po sa ating pagkatamon sa panang sakramento sa altar ay nawa ko ay napag-ibay namin. Na kung isa na po sabi ko na ay kapag nawala yung mga tao o nagtatama, alam mo na katulad mo kanina, walang tao mula alas 9 hanggang alas 12. Ay, yan po kasi kung isa na nakita ko natin, wala yung mga nagtatanong kasi may mga sakit. Kaya, yung mga kalimitan na nagtatanong sa oras na yan, mukhang nakarating pa sa sakit ng sahigaan ng kanilang karamdama. Kung nakailangan natin na patuloy na yung panalangin. Pero sa ano ay makita natin yung tunay na kahalagahan ng dibusyon sa pananasakramento sa altar na ang kumbang ay tunay na magkaroon ng halaga. Kasi binibigyan ng pagkataon ng isang panibagong pagkaunawa gawa ng pag-ibig na pinamumunhin sa atin ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya, kay Jesus, bagaman ito ay palagi natin ginagawa, nagkakaroon ng kahulugan. Hindi, tinuturuan tayo ng pag-ibig. Tinuturuan tayo ng pag-ibig.
Nagkakaroon ng halaga. Gawa ang pag-ibig. Bagaman yan ay bahagi ng ating routine ng pag-ilos, ay mas na magiging maganda yung pag-ilos. Mas magiging magaan yung aming kadalilanan ng pang-araw-araw ng aking pamumuhay. Kasi bakit? Kasi yun yung tata na ibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Gawa ng pag-ibig. Kaya, nagkakaroon ng kabuluhan kay Kristo. Gaano man ito kaliit. Gaano man ito kaliit. Kaya nga, yun ang isa sa mga ganda kung binibigyan ang praso, lalo-lalo na ano, isa sa mga narinig natin ay doing ordinary things with extraordinary love. At yun yung turo na binibigyo sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Si at ito rin po yung naging bahagi ng ating pag-ilos na kasi yung pag-araw na ang pag-ulot sa panawagay ng Yesu Kristo ay ang tawagin mo natin ay heroic. Hindi heroic because of extraordinary way. On an heroic kasi bakit? Kasi yun ay palagi ginagawa. Palagi ang ginagawa. Kahit na sabihin natin sa ordinaryo nating pagkilos, na katulad din para sa pamaraan pinakita ng buhay sa mga libores. Ano yung nakita po natin ito? Yung kanyang tungkulin niya ng pag-alaga sa mga may sakit. No? Sa pagkaunawa natin, kasi hindi naman tayo palagi nag-alaga ng sakit. Pero yung isang matin, yun ang kanyang trabaho. Kasi siya yung pinangaroon ng infirmaria. Kasi yun ang kanyang trabaho sa community. Infirmaria. Siya yung nakamamahala doon sa mga may sakit. So, yun yung kanyang trabaho. Palaging magdala ng pagkain doon sa mga may sakit. Kasi isang kumpanita doon eh. Doon sa mga pumasok sa seminaryo, alam niyo yung salitang infirmaria. So, infirm, doon sa may sakit. Infirmaria ay di inaangalaga sa mga may sakit. Yun ang kanyang ginagawa. Araw-araw magdadala ng pagkain. Si-check yung mga gamot, kumainom. Yung kung may pangangailangan yung mga may karamdaman, magpapantay sa mga may sakit kung ano yung kanilang kinakailangan na ayusin. Ito yung tawagin natin ngayon, yung professional na ito natin ngayon, ay yung tawagin natin ng nurse. No? Yun ang mas kilala natin, yung pero noon, sa amin, ang pagkakasiminaryo, ang tawag namin infirmaria. Hindi ito mismo yung nag-treat doon sa may sakit. Very you care for the sick. At yun ay araw-araw yung ginagawa. Yun ang kanyang trabaho, isa sa kanyang mga trabaho. Kasama na rin doon yung pagpapakain sa mga dukha. Every day, may oras na siya ay ihanda na yung mga pagkain para doon sa mga matawagin natin yung mga
nakakain na lamang sa araw na iyon. Ngayon ay tinatawag natin ang langan. Ngayon magkawagin na ngayon ay yung term na tinatawag ng sukitse. Pero nung mula ay kinapay, yun ang magkawagin ginagawa. Pero, wala kang ginagawa. Pero maraming makakulutan because gawa ng Kristo. Because may kaakibat na pagmamahal. May kaakibat na pagmamahal. Kaya ay nagkakaroon ng kakulutan. Nagkakaroon ng kakulutan. Siguro makita rin siguro na doon sa ibang pagkaunawa lang mo yung tao na yung panahon na ito. Ano nga yun? Isipin ka ba rin? Pero gawa ng pananampalataya kay Jesus ay gawa ng pag-ibig kahit na may sakit mo ngayon ay may sakit ka pa rin ngayon at inaalagaan mo pa rin ngayon ay natulong yung pagmamahal na ikaw na ituro na pinapakita yung pagmamahal. So ito na kaukuli may katuluhan para sa iyo. Hindi ka tulad ng ipinakayag ko doon sa aklat ng Ecclesiastes. Everything is bound. So, yan ay gawa ng balik ay gawa ng iyong pagkatagpo kay Kristo. Magkakaroon ng kahalagahan. Kahit na ang ordinaryo namin ginagawa sa Kristo. At yung gunawa ang magkaroon sa ating pagkapalago ng ating pananampalataya. Kasi kung papasihan lamang natin na yung pasinala na itin na ito, ito sabihin natin ay, una naman kapwento-kwento ito. Ito na naman. Ito na naman. Pero gawa na aking pananalig kay Kristo, nagkakaroon ng pahalal. Bakit? Kahit na ito na naman, it has no meaning. Bakit? Kasi every moment, every second, ay alin, pagpapahalal ng inyong pagmamahal. Kahit na yun pa rin yung ginawa ko kahapon. Kasi bakit? Ay ito'y pagpapakita ko ng aking pagmamahal. Kay Jesus. Kahit ilang tuloy ito. Eh, yun po yung isang magandang kahalagahan. Kaya nung sabi ni San Lorenzo Ruiz, ay kahit isang daan libro buhay, kaya ko mag-alay. What does it differ from one life is still the same? Kung buhay may biyari, pero ibig sabihin, kahit isang libong isang libong buhay, kaya niya niya ialay, it's the same life. Kasi ibig sabihin niya rin, he is glad to offer it. Kasi bakit? Mayroong kaakibat ng pagmamahal. At kung naman ay nagagawa, kung ikaw ay kaisa, ni Kristo. Ikaw ay kaisa ni Kristo. At sa mga po, dahil tayo ay nagnanais na makaisa si Kristo, mapatuloy natin si Jesus. Yung pagnanais natin na makasama natin si Jesus ay hindi gawa. Katulad ng pagnanais ni Hari out of curiosity, but tayo na tayo ay mawaing turuan niya. Turuan niya. Subit meaning for ordinary life with extraordinary love. At ito ay ibulog natin
sa pamamagitan ng litania kasama ni San Martin de Porres. Same.
being healer of the sick and suffering. Saint Martin, Father of the poor. Saint Martin, helper of those in distress. Saint Martin, guardian of the homeless. Saint Martin, comforter of the dying. Anointed this holy oil. We ask this through Christ our Lord.